Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for more updates. Hey guys, welcome to my channel. Nakita niyo ba itong coblight na to? Itong gusto kong gawin kay Brum Brum eh, doon sa alaga akong motor. So, tara, iandaan natin mga materials na gagamitin natin. So guys, ito na mga gamit natin at mga tools sa pagbuo ng LED strip para kay Brum Brum. So meron tayong lumang adapter. Kukunin lang natin itong dulo, yung male adapter niya. Meron tayong LED controller which is 5 volts to 24 volts ang pwede natin i-supply. Meron itong receiver. At syempre on-off switch. At syempre di mawala ang LED strip. So ito ang LED strip. Meron tayong scotch tape na makapal at malapad. Ayan, mga tools natin. Wire stripper, screwdriver. Siyempre ito pang hinang. So ayusin natin. Itong LED strip. So dahil sa kinapos tayo, kumuha pa tayo ng 1 meter mahigit kasi 2.3 lang yung isa eh. So ito, pagduduktungin natin sila para makabuo tayo ng 4 meters. So sa paghihinang, huwag yung kalimutan pagtapatin ang 12 volts at ang RGB na terminal niya para gumana siya na maayos. So ihinang natin, simulan natin. So yan guys, naihinang na natin siya na maayos. Magkatapat ang 12 volts at RGB terminal niya. So next natin, itape natin siya guys. Ito na guys. So ayan guys, gupitin na natin ang dulo. So na-type na natin ang unang side ng ating LED strip. Susunod naman natin yung kabilang side. So itrim lang muna natin to, yung kabilang side niya. Yan. So yan o, mayroon siyang parte na mayroon pang tape na malapad. So tutupin lang natin yan para ma-insulate natin ng buo yung ating LED strip. Yan, patupi lang guys. So dedikit siya sa kabilang side guys. So bilisan na natin. So ayan, tapos na natin siya i-insulate. So may tape na kabilaan. So palalapatin natin siya gamit ang basahan guys. So eto na guys, eto na. Yan, medyo ano siya, lapat na siya. So gawin natin dito, ititrim natin yung sobrang tape. So dahil maayos na siya ngayon, fully insulate na siya. So gupitin lang natin na maayos para maganda yung dulo. At yung gilid, isulod natin. So tapos na tayo sa LED strip. Dito naman tayo sa LED controller. So ayan guys, 5 volts to 24 volts ang pwede nyo i-supply dyan.
So ito nasa kanan, itong itim, ito yung connector galing sa LED strip. So pag ikakabit nyo siya, kailangan magkatapat yung dalawang aro sa ibabaw ng LED controller at ng LED strip. So yan guys. So itong duktungan na to, i-insulate natin gamit ang siyempre ang rubber tape. So para hindi siya pasukin ng tubig. Yan guys. Tapos yung pinaka-top insulation niya, yung electrical tape. So puto lang tayo nakapiraso para doon sa duktungan. Para ma-insulate natin yung duktungan niya guys. So ayan. So bilisan lang natin ng konti guys. So, ayan guys. Sa pagte-tape, huwag natin basta iikot lang yung tape. So, kailangan kada ikot, hinahatak natin yung tape para mahigpit at makapit. Kasi pagka inikot lang natin yan, pwede siya pasukin ng moisture o kaya ng tubig. So, ayan guys. Ito rin natin pagte-tape hanggang sa may unahan ng LED strip. So, ayan. Ibalik lang natin ng konti guys. Para meron siyang lock. Okay. Okay. Tapos na guys. So, ayan na. Nabuo na natin yung LED controller at yung LED strip. So, ang kulang nito ay power supply na lang. Yan. So, hindi na siya papasukin ng tubig o kaya ng moisture. So, next, itong lumang power adapter. So, ang kailangan lang natin dyan ay yung male connector niya. Yung para dito sa female power supply ng LED controller. So, ayan guys. So, puputulin natin yan para yan ang itatap natin dun sa power supply ng motor. Sa negative and positive terminal ng power supply ng motor. So, ayan. So, testerin natin siya. Alamin natin yung negative side ng kable ng male plug tapos yung positive side. So, ang supply kasi nito ay yung pinaka-out niya, yun ang negative. Yung in, yun nasa gitna nung adapter, nung male adapter, yun nasa gitna nung positive. So, balatan lang natin yung dulo ng wire. Patuloy muna natin. So, ayan, ilagay natin sa dulo kasi di natin magagamit tong adapter na to. 110 kasi ito. So, ayan guys. Balita lang muna natin. Yan, yan. So, okay. Tapos tayo mag balat. So, testerin natin siya. So, unahin natin yung labas. Yan. Okay. So, ayan, tumutunog siya. Ibig sabihin, yun ang negative natin. So, yung gitna, positive. So, ulitin natin. Okay, okay. Ayan. Ayan. Okay. Marka natin tong negative ng electrical tape. Isa pa. Okay, sure na tayo. Na siya nga negative. So, tape natin para di tayo malito pagdating natin sa motor. Para mabilis nating itap, maitap. Ayan guys. Okay. So, yan ang ating negative terminal. Negative side ng cable.
Yan. Double check. Baka mali yung tinip natin eh. Kailangan sigurado. Yan. Okay. So, next natin. Puntahan natin si Brum Brum. Ito na guys. So, hi Brum Brum. So, ito na. Natanggal ko ng takip. So, dito natin siya una ikakabit dito sa part ng body niya na to. So, punasan natin maigi. Makintab na kintab para dumikit ang ating 3M double adhesive. So, ayan. Kailangan malinis na malinis para dikit na dikit. Okay. So, ayan guys. Ayan. Okay. Pwede na. So, dikit na natin. So, ayan guys, oh. Hindi ko na pinakita kung paano ko dinikit. So, ayan, nilapat ko na siya. Matibay naman siya. So, palapatin lang natin gamit ang basahan. Para dikit na dikit siya. Okay. So, dito naman tayo sa likuran. Likuran bahagi ng motor. Dito sa may mudguard niya. So, kailangan dinis. Tanggalin muna natin yung mga lupa-lupa niya. Ayan. Ayan, punas lang natin maigi. Yan. Okay. Itong bandang dulo. Yan. Bali dyan natin siya iikot. So, gamitin natin ng alcohol para mas malinis siya. At gamitin din natin ng malinis na basahan. Yung pang-final na linis natin. So, spray mo natin alcohol. Yan. Okay. Okay, tama na. Yan. So, ito, punasan natin. Malinis na basahan. So, ayan guys. So, tapos tayo maglinis. So, yung pagkakabit, medyo hindi ko na pinakita. Ito, pinakita ko na lang yung nakakabit na siya. Ayan, yung kanang bahagi. So, ito naman yung sa kaliwang bahagi ng side ng motor. So, ayan. Naka-layout siya sa gilid. Pinakagilid ng mudguard. So, ayan. Pinasok ko rin yun doon sa kabilang side, sa loob. So, tapos na tayo sa LED strip layout. Dito naman tayo sa power supply. So, dito sa bandang unahan, andito yung kanyang socket. So, ayan yung pinaka-mail plug ng power supply natin. So, kailangan din natin siyang i-tape gamit ang rubber tape, tapos yung pang-final, yung electrical tape. So, ayan guys. Ayan, natapos na natin siya i-tape. I-cable tie na rin natin yung mga kable, yung LED controller. So, ayan guys. Oh. So, ayan yung receiver niya. Nasa ibabaw yung kulay puti na may black sa dulo. So, isunod naman natin yung on-off switch. Ito, ito guys. Ayan. So, ayan. Pamapatay natin siya. So, ayan. Kung makikita nyo, meron siyang butas. Yan po ay sa factory. So, stock po yung butas na yan. Hindi po natin binutas yan. Yung butas po na yan ay para sa tingin ko, para sa ano yun eh. Sa may brake master. So, existing na po yung butas na yun. Yan ah. Tanggalin lang natin yung pinakalock washer niya. Baka maiwan eh. I-splice na natin. So, ayan guys. Okay. Natanggalan natin yung pinaka-lock washer niya. So, balatan na natin yung wire. Gamit ang ating wire stripper. So, ayan. Ikabit na natin, guys. So, tingnan natin, guys. Ayan, o. Hindi naman siya pangit tingnan. Okay naman siya. So, isunod naman natin tong wire nung switch papunta sa LED strip. Okay, guys. So, naitap na natin yung isang bahagi nung switch. So, dito naman tayo sa negative side. Yung negative power supply na. So, itap lang natin sa body. Yan. Okay. So, higpitan natin na konti. Ayan.
So, dahil Y-type ang ginamit natin, ipitin natin yung dulo ng terminal lugs. So, ayan, para kahit lumag ng konti, di siya mabubunot. So, yan, okay. So, kahit ba aksidente kasing lumuwag yung tornilyo eh. So, baka mahugot. So, wala na siyang chance para mahugot. Yan, higpitan na natin. Okay. So, next, dito naman tayo sa positive supply natin. So, ayan. So, pinadaanan natin dito. Ito yung power supply nung pinakaharap natin eh. Signal light, headlight. So, ayan. So, dun sa asul, yung kulay blue na yun, dun natin siya itatap sa park light. Sasabay natin sa park light. So, ayan. So, tapos na tayo sa switch. Na-splice na natin at na-tape na natin siya na maayos. So, i-fix na natin yung switch. Ayan. So, ayan. I-harness na natin. And i-fix na natin yung wire. So, ito. Guys, ito yung kanyang pagkukunan ng positive source. So, yan, yan yung pinaka, yun nasa gitna na yan. Yung kulay blue, yan yung park light. Yung pinatawangin na kulay blue. So, naisulot lang natin siya. Hindi natin pinutol yung wire. So, yan guys. So, yan, na-harness na rin natin siya. So, siguraduhin lang natin na hindi sasabit yung wire pag nilikuliko yung manibela. So, testingin natin habang di pa nakapix yung power supply natin. So, yan guys, oh. Ang ganda. Kitang-kita. Kahit may araw. So, patayin muna natin. So, yan yung power supply ng ating headlight, signal light, at ng park light. So, dyan natin kinuha ng power supply yung ating LED strip. So, malapit na maggabi at makita natin ang tunay na ganda nito. Okay guys. Yun. Ganda oh. So, yan ang kinalabasan ng ating ginawa. Yan, so nagpe-page siya. Yan po yung fading niya na mode. So, lahat ng kulay papasok dyan sa fading. Yan. Okay. Lipat naman natin sa, yan. Yan nakita nyo, yan yung flash. So, para siyang hazard na nagpa-flash. Yan. So, guys, meron nga pala siyang remote. Dahil meron siyang IR receiver, syempre meron siyang remote. So, yung remote niya is 44 keys. So, napakadami niyang function na magagawa. Tulad ng jump, ibig sabihin yung jump, lahat ng kulay, papalit-palit na mabilis. So, yung fading, unti-unti siya nagpapalit ng iba't ibang kulay. So, daan-daan lang. Yung flashing, yan yung nakikita nyo. Yan yung flashing. So, yan. Yan sumunod. Yan yung paid. So, meron tayong dalawang paid. Yung mabilis tsaka yung mabagal. So, yan. So, yan yung jump. Yan, flashing yan. Okay. Lahat ng kulay lalabas dyan, guys. Yan. Ganda. So, meron din siya mode na automatic. Pag automatic, lahat ng ano niya, mode lalabas doon. So, meron din siyang dimmer. Kung gusto yung mas malabo dyan ang ilaw, pwede rin. Kung gusto mas malinaw, pwede rin. So, meron dyan, pwede nyo rin gawing single color. Kung gusto nyo red, green, blue, white, yellow, at madami pang ibang kulay na pwede dyan. Kung meron po kayong mga katanungan, just put your comments below. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!